COVID-19, ang munting komedyanang si Mahal. Okay. So namatay siya sa puder ni Migs Molino, di ba? Sa Batangas. Inalagaan si Mahal doon ng pagkatagal-tagal na panahon ni Migs. Nung nabubuhay pa po si Mahal, naririnig natin ang kanyang mamunting halakhak. Nakikita natin siyang masayang-masaya. Wala po tayong nakikitang anumang video o vlog na malungkot si Mahal. Ibig sabihin, nakita niya ang kanyang kaligayahan sa puder ni Migs. Diba, na nag-alaga sa kanya, nagmahal sa kanya, pati ang pamilya. Heto po ngayon, pagkatapos ng ilang buwan, may isang kapatid po, si Mahal, na hindi naman po naghahabol sa pera, pero kinu-question niya kung saan napunta ang pera ng kanyang kapatid. Diba? Isa ganun, Romel? Isa daw, opo, yung bank account, walis, wala daw laman. Said na said daw. Oo. Said na said. Ang ano ko naman dyan, ang point naman dyan, na gusto ko namang anuhin, patay na yung tao, anuman ang nangyari sa kinita ni Mahal, parang huwag na, ipaubaya na natin, nasa langit na yung kapatid nila, di ba? Opo. Yung kaluluwa ng kapatid nila, yun na lang ang kanilang ipanalangin. At syempre, dahil nagku-question yung kapatid ni Mahal kung nasa inaipon niya, ang agad-agad maiisip ngayon ng mga meron, si Migs. Diba? Si Migs Molino. Pero nakita niyo naman po kung paanong minahal ni Migs Molino at si Mahal. Inalagaan, nagbablog pa nga sila. Nagpunta pa sila ng pagkalayo-layo sa Albay kay Mura. Mm-hmm. Alam niyo po kung meron lang tangka itong si Migs Molino na perahan si Mahal. Hindi po si Mahal ang kanyang kakarelasyonin o aalagaan. Hindi si Mahal. Alam naman din natin na si Mahal ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Alam mo ba si Mahal, pagka natatanggap niya yung kanyang talent fee sa pag-guest niya sa ABS-CBN, sumasama sa akin yan eh, tsaka si Mura. Agad-agad, ine-encash niya sa bangko yung check para ipadala doon sa papa niya. Mahal na mahal niya ang papa niya at ang mga kapatid niya. Napakabait ni Mahal sa pamilya. Kung ano man po yung sinasabi niyong bank account na nasa IDNA, ipaubaya na po natin yan sa panahon. Pasalamat na lang tayo na sa mga huling sandali sa lupa ni Mahal ay nakita natin ang kaligayahan niya sa piling ni Migs Molino. Oo. Diba? And I'm sure, nanay, kung nabubuhay si Mahal, ayaw niya ng mga ganitong usapan. Ayaw niya to. Na sana, hayaan niyo na kasi hinayaan niyo na nga nung nabubuhay si Mahal sa piling ni Migs, diba? Ngayon pa bang namatay na, nawala na, saka pa kayo magsasalam. Dapat maging mabait na lang sana ang bawat isa saka, para maging maayos. At saka, si Mahal po, maraming kapritso. Sa liit po niya na yan, mahilig siya sa magandang damit, magandang sapatos, at kung ano-anong adorno sa buhok at sa katawan. Malay naman natin yung kinikita niya na yan. Ipinambili niya ng kanyang kapritso. Diba? Oo, may pangangailangan. May pangangailangan din naman si Mahal. Yes, na mga may mga pangangailangan din siya. Eh malay naman po natin kung para rin sa kanya ang kanyang mga binili. Huwag na po nating ibintang sa ibang tao. Tapos na po ang kwentong ito. Hindi na po makakapagpaliwanag pa si Mahal para ibigay sa kanila ang detalye kung saan napunta ang kanyang kinita sa ganito, ang magkano sa ganyan. Huwag na po, ipanalangin na lang po natin ang kaluluwa ni Mahal. Ayun. Para matahimik. Yun na lang po. Diba? Sumalangit daw ang kaluluwa mo, Mahal. Yes, oo. Nakakaawa si Migs eh. Mm-hmm. Karaniwang nangyayari ganito eh. Na tumulong ka na, nagmahal ka na, nagmalasakit ka na. Pagdating ng araw, baligtad ang kwento. Ikaw pa ang may ginawang hindi maganda sa taong pinagmalasakitan mo. Madalas mangyari yan.